Hello mga boss, this is Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan naman natin kung paano gumamit ng Git and why this is very important. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Alright, so here, let's just go on the readme. Okay, let's read what are the details that I added here. So basically, this is the step 2, and then your prerequisite is just 1. Okay, so what is that? Git. So you just need to install this Git, the VS Code. So mamili lang kayo ng kung anong OS yung gamit nyo, and then install nyo yung Git. So once na, let's assume na na-install nyo na. Oh, by the way, before we go there, ano ba yung Git? So Git is a version control system, a tools that helps you manage your code, a tools for tracking changes in your code, a tools for collaborating with other developers. So in summary, sige, nag-handle ng mga versions ng code natin, and also it used for managing and tracking ng mga changes natin and for collaborating with other developers. Okay, so that's basically it. Now, I actually have video on the Git. Kung gusto nyo ng mas detailed information, just go there. I'm not sure if lalabas dito sa link na to, but I will put at the top of this video or in the description of this video as well. So now, ang kailangan natin gawin is let's just assume na meron na kayong Git and meron na kayong Git bash. Okay? You can just imagine this thing is like a Git bash. Okay? So ang ginawa ko dito is nag-control backticks lang ako, yung katabi ng 1. So, 'di ba? Ito yung diba sa keyboard nyo may 1, and then sa pinaka ilalim ng escape there is a backticks. So tawag diyan backticks. So control backticks, lalabas na tong console na to. So dun sa tutorial ko, meron na alam ko, nag-setup pa ako ng kung ano-ano doon. Pero basically kailangan nyo lang i-select yung bash nyo, and then para ma-confirm nyo kung na-install nyo na ba yung Git nyo is just check Git version. Pagka meron lang lumabas na ganyan, meaning you're good to go. Okay? So in the first setup, you will have log in, you know, just log in your account, and then that's it. So before tayo mag-proceed doon, no, ano yung Boss Rod login account? Okay, ang first step na kailangan nyo gawin is mag-sign up muna kayo. And then once you guys already sign up, the next thing that you need to do is to log in, syempre. So I'm gonna log in first. Now, I'm already logged in. So, ito yung magiging itsura niyan pag nakapag-login na kayo. So, ang kailangan yung next na gawin, mga boss, is mag-create kayo ng repository nyo. Okay? Either get this. So, paano nyo mag-get yan? Is pumunta lang kayo sa GitHub ng Boss Rod TV. And then, meron ditong Zero to Hero tutorial. Okay? So, you can clone this. Or you can either create your own repository. But for this tutorial, I'm gonna start giving you an idea how to clone and also how to create your own repository. Okay, so the first thing na kailangan nyo gawin is to go here. So you can either select, if you don't know or if you're not familiar with SSH, you can just go right here with HTTPS. Okay, and then copy that URL. And go to the terminal, let's say for example, in some directory, I'm gonna call it, or maybe let's go to my trainings. Okay, so you can just imagine this is the Git bash, okay mga boss? This is the Git bash. Your Git bash. So kailangan nyo lang gawin is git clone, and then paste nyo lang yung kaninang kinapipaste natin. Okay, so mangyayari nyan is i-clone nyo yan, and then now, you should have this directory already. So pagka nag-ls ako, makikita ko na tong folder na to. So magpupunta na ako sa folder na yan, and then code that. Ayan na. So meron na akong copy nitong original na repository natin. So ngayon, pagka meron na kayo nito, meaning this is already in your machine. So pwede nyo nang galaw-galawin kung ano mang gusto nyo galawin dito. But for now, that's the very basic of how to clone a repository from the GitHub. Okay? So, ang next na kailangan natin gawin is to create our own. Kasi I want you guys to understand how to create your own repository. Okay?
So, ang kailangan nyo lang gawin is mag-create. So, either go here, your repository, and then create new. Okay? So, let's just say, for example, for this, for the sake of tutorial, I'm gonna create a my first repo. So, ayan yung pangalan ng repo ko. Okay? And then, let's say I'm gonna make it public, and then create repository. So, ang makikita nyo dito, mga boss, meron niyang either HTTPS or SSH as well. Okay? So, you can do this. You can do this. Or you can either do SSH as well. But for now, let's try HTTPS. Okay? So, kailangan nyo lang i-follow to. But, yung pinaka mabilis or shortcut way to do this, I'm gonna show you. Okay? So, let's just say, for example, I'm going to create my own repo. So, okay, create na akong folder. So, it's up to you kung gusto nyo i-create manually or via terminal. So, I'm gonna create, let's say, test repo. Or, pares na natin. My first repo. Code that. Oh, no. So, cd my first repo. And then code that. Okay, so ang next na kailangan yung gawin is let's create index.html, okay? So eto, wala pa to. Okay, wala pa yan, wala pa yung laman. And then, let's say for example, ito yung pinakalaman niya, my first repo. So, ngayon, kung hindi kayo gumagamit ng Git, no, isa-save nyo lang to either your hard drive or flash drive. So, pagka gumagamit kayo ng Git, ang first thing na kailangan yung gawin is either dito kayo sa mismong terminal, okay? Or dito sa terminal na ginagamit natin. So it's really up to you, but for now, to make it really fast, no. Ang gagawin natin dito is git init. That's the first thing that you need to do, okay? Pagka nag-git init na kayo, ibig sabihin itong repository nyo, ini-initialize nyo na magkakaroon na to ng git. So makikita nyo dito, nagkaroon na yan ng .git init na folder. Okay? .c then, because that's a .dot file. But pwede nyo yung i-check yan sa mga ano, pagka nan-check nyo yung hidden files, to show hidden files. Okay, so now meron na akong git. So it's either gamitin nyo yung main or master or kung ano ba yung branch nyo dyan. So pwede kayong gumawa ng branch nyo, ha? For example, gusto kong gumawa ng git checkout -b. So ito yung pag-create ng account, no. Ang gusto ko pangalan ng default ko is main, but basically it's already created and default for me. But if yung branch nyo, no, paano nyo mag-check yung branch nyo? Git branch. Oh, git branch. Yeah, git branch lang. May kita nyo dyan kung ano yung current branch nyo, pero here I don't have any branch. But basically that's how you check it. What you need to do is to have a git add that. So, pwede nyong i-follow yung nandito, no? Git add readme. So, ginawa niya dito is git add readme kasi gumawa siya ng file na readme and gusto niyang i-add lang yung readme. Pero, in this scenario, gusto ko i-add lahat ng mga stage or lahat ng mga files na untrack or stage. So, I'm gonna say git add and end git commit dash m. So, ano yung git commit, Boss Rod? Yung git add, i-add mo lang siya dun sa ano yung mga i-add mo para dun sa commit. Yung commit naman, meaning eto na yung ano, sabi, parang sinabi mo eto na yung final na gusto kong i-save dun sa repository. So pagka sinabi ko chore initial or maybe na natin ano, initial commit na lang, okay, initial commit, and then pagka in-enter ko yan, nakikita nyo pagka nag-git status ako, wala na, okay. Pero pagka nag-change ako dito, for example, nag-change ako ng 1, 2, 3. Okay? And then, pagka nag-git status ako nyan, may kita natin dito, hey, meron kang modify. And then, lalabas yan yung M. Okay? Ibig sabihin, modified yung file na to. So, you can either add this or ignore that. So, it's up to you. So, kung gusto, hindi ka pa panatag na, ayoko pa ng change na to, ayoko pang i-save to. So, it's up to you kung gusto mo yan. But for now, let's remove that and put it back. So ngayon, ito yung una nating na ano, 'di ba, na add at saka na commit. So pagka ginawa niyo 'yon, hindi pa 'yan magre-reflect dito. Okay? Kasi bakit? Hindi pa kayo nagigit push.
Git push meaning lahat ng mga changes na na-commit ko i-push mo na dito sa pinaka-repository. Okay? Ayun yung idea ng git push. But for this scenario, since this is the first time, so always in the first time, ang kailangan nyong gawin is do git push dash u origin and then yung pangalan ng branch. Okay? Yung branch na generate natin, which is main. Okay? So pagka pinush ko yan, dash u origin, hindi pa siya mag-work. Why? Kasi nakalimutan natin ilagay yung remote. Okay? So ano to, boss road, itong remote na to? Yung remote na yan meaning siya yung magli-link. Magli-link from your machine to the repository. I mean to the GitHub. So copy nyo lang yun and then paste and then enter. That's it. And then balik nyo lang ulit yung git push dash u origin main. Alright, and then allow. So, kailangan nyo lang puntahan yung mga yan. Open VS Code. Okay? Blah, blah, blah. And then, kailangan nyo lang ilagin yung account nyo pagka sa mga first step. Okay? So, pagka na-refresh ko na to mga boss, yan, may kita nyo, meron na akong index file na nasave na dito sa GitHub. So, now, we now have our own repository para dun sa mga personal projects or sa mga project natin. So, dito makikita nyo, walang readme, di ba? So, para magkaroon kayo ng documentation, kailangan nyo mag-create ng readme file. Okay? So, mag-create tayong readme file. So, it doesn't matter kung maliliit yan, readme.md. What it matters is .md. Okay? Dapat .md siya. So, ngayon, readme.md. So, let's just say, for example, here, kaya gusto ko tong preview is nakikita ko dito ano yung magiging itsura niya. So pwede kong gawin is my first repo. And then sabihin natin dito introduction, my first repo, and how to use blah blah blah, git clone blah blah blah. So pwede niyong gawin yung mga ganyan, okay? But for this scenario, hindi ko na kailangan i over information dito, but basically that's why this preview right here is very helpful for me when creating a documentation. Okay, so ngayon for those wondering, no, but may mga autocomplete ako, that is GitHub Copilot. So this is paid actually, so if you guys wanted to have that, yeah, I mean just check out the GitHub Copilot. But anyway, since we already created this thing, the readme file, so what we're gonna do next is git status. So makita na natin yan, ang tawag naman sa kanya is untrack. So for those na mga files na is bagong create, ang tawag sa kanya untrack. Sa mga existing, pagka nag-change ka, di ba, pagka nag-change ka dito, ang magiging itsura niya naman is M, which is modified. So pagka nag-git status ako, yan, makita natin yan. Itong isa is modified, which is the stage hindi pa na nako-commit, and then itong readme file. Okay, so ngayon pwede rin tayo mag-git diff kung gusto natin makita ano yung difference niya, di ba, ano yung difference niya from the last one. Ito yung old, ito yung bago. Okay, bagong changes. So ganun siya, pwede rin git diff. And then, yung kailangan nyo gawin is git add that ulit. So, git add that meaning gusto kong i-push lahat to or i-commit lahat ng changes ko dito sa existing at saka yung bagong create. Kaya yun yung ibig sabihin ng git add that. Git commit dash m meaning ano yung message mo dun sa commit na yun. So, I'm gonna say here update HTML title and add readme file. So and then git push. So hindi niyo na kailangan mag git push dash u origin main kasi na push niyo na yung origin na yon kanina. So ang kailangan niyo lang gawin dito is git push and then that's it. So enter. So once you enter that, okay? Now ang kailangan natin gawin is i-refresh to.
nakita nyo, meron na na-save na yung readme file ko and then HTML ko na bago na yung changes na may 1, 2, 3 na. So, ganun lang siya ka basic. Okay? So, instead na i-save nyo siya sa mga hard drive nyo and kung saan-saan pa, much better if you start learning Git. And then, yeah, that's it. So, hindi ko na ipapakomplicate, hindi ko na i-complicate pa, pero kung gusto nyo na mas detailed, meron akong tutorial doon, and then, yeah, feel free to watch it. And then, yeah, see you in the next one.